ano eh, naranasan ko siya. Yes, naranasan ko siya. Naranasan ko siya matagal na panahon na. Yun. And ang nagparanas sa akin ito is hindi simple. Hindi simple. Kasi bigatin. Yes, bigatin. Bigatin talaga. Yan. From the word bigatin. Alam niyo kung bakit bigatin? Kasi simple lang. Dito po sa ano to, dito po natin malaman kung bakit hindi simple at bakit bigatin yung nagparana sa atin ng unconditional love. Yan. And gusto kong i-share sa inyo itong verse na to, verse sa Bible. Ulitin ko lang po, disclaimer, wala po akong i-introduce na kahit anong beliefs, religions, or ano, sarili ko lang po itong pananaw, sarili ko lang po itong pagkakaintindi. Okay po? Yan. And, yun, continue natin. Sabi po dito sa John 3:16, yan. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life." So, yun, meron na tayong clue kung bakit sabi kong begotten. Yan. Meron na tayong clue. Asa po dito, "For God so loved the world." Sa sobrang pagmamahal ng Lord sa mundo, that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, yung bigatin niyang anak, natatanging anak. "That whosoever believes in Him," na kung sino man daw yung maniniwala sa kanya, sa anak niya, ay hindi mapaparusahan. But, magkakaroon ng everlasting life. So, samahan niyo ako, himay-himayin natin base sa pagkakaintindi ko. Kaya ako sinabi unconditional love kasi, bakit? Yung verse na to para sa akin, sa unang mga talata niya, merong overflowing love. Ano ba sabihin pag overflowing love? Literal na overflowing love na nag-uumapaw sa pagmamahal. Parang ikaw sa ano, parang ikaw, kunwari, example natin, na ikaw sa crush mo, ikaw sa love mo, ikaw sa nanay mo, ikaw sa tatay mo, yung overflowing love na nararamdaman mo, was na nandyan sila sa tabi mo. Sa tuwing nalulungkot ka, kinokomfort ka ng crush mo, kinokomfort ka ng mga kaibigan mo, kinokomfort ka ng mga malalapit sa iyo, in short. Kasi meron silang overflowing love para sa iyo. And yun. And yung dito naman sa "that He gave His only begotten Son." That He gave, binigay. Binigay sa iyo. That He gave His only begotten Son. Binigay siya. Binigay ng Diyos ang kanyang anak. Yan. Sacrifice. Imagine, God siya. Ito si God. Yan. Ito si God. Ito ka. Yung taas niya at yung baba mo, sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, pinilit kanyang abutin. Pinilit kanyang abutin gamit yung anak niya. Sinacrifice niya yung anak niya para lang abutin ka dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Imagine mo yun. Bigyan ko kayo ng example. Kunwari, ikaw na nanonood, nakulong ka. Yung kaso mo, walang chance na makalaya ka habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa iyo. Tapos out of nowhere, bigla akong dumating sa presinto. Take note, hindi tayo magkakilala, literal na hindi tayo magkakilala. But then ang ginawa ko,
dahil may unconditional love ako, willing ako i-sacrifice yung anak ko para sa'yo. Willing ako ilabas ka sa kulungan at ipakulong yung anak ko para lang mabigyan ka ng panibagong buhay. Yung malaya. Ganon yung ginawa sa atin ni Lord. Ganon yung ginawa sa atin ni God. Ganon yung ginawa sa atin ni God. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kahit hindi niya tayo kaano-ano, sinacrifice niya yung anak niya, inaalay niya sa Cross of Calvary yung anak niya para lang maligtas ka. Maligtas ka. Para lang maligtas ka, kapatid. Yan. So, yun yung sacrifice. And yung dito sa John 3 verse 17. Yan. For God sent ito munang huling ano, balikan natin sa John 3:16. But have eternal life. Yan, but have eternal life din. Sa 17 naman, for God sent not his son into the world to condemn. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Pagdudugtungin lang natin yung kapirasong sa 16 to 17. Yan, okay. Yung dito naman, ang message na in-impart sa akin ng Lord is yung unlimited life. Pag sinabing unlimited life, nakapaloob dyan, unlimited happiness, unlimited joy, yung contentment, and for me lang ha, satisfaction. Yan. Yun yung ano dito, yun yung pinaka message na pinarating sa akin ng Lord. Na nung nabasa ko to. Not perish, but have eternal life, which is unlimited life. And sabi dito, si God, pinadala niya ang kanyang anak hindi para i-condemn yung mundo. Hindi para husgahan tong mundo, hindi para i-condemn tong mundo. But, hindi niya pinadala yung anak niya para i-condemn yung mundo, kundi para ang mundo sa pamamagitan ng Lord ay masave. Yan. Ang nakapaloob sa for me, ang nakapaloob na message dito is sa pamamagitan ni Lord, yung mundo natin masisave. Pag nasave yung mundo natin, yung unlimited life, mapupuno yan ng happiness, joy, contentment, and satisfaction. Doon. Yeah, sabi nga, dahil sabi nga nung ibang mga kasama ko sa church dati. Ay, kasama ko sa church. Yan. Yung ibang mga nakasama, kasi po, ang church po, naka-apat na ako na church. And, yung sa latest ko, hindi ko na lang po babanggitin na church. Yan. And, yun. Marami akong nakasamang leader sa church na mga kaibigan din na nakabasa ng salita ng Lord na hindi ko matandaan yung verse eh, pero alam ko nasa Bible yun yung sana ano na dito yung ang tunay na happiness yung walang sakit, yung walang paghihirap, yung walang hinanakit, it means yung happy, yung joy, yung contentment, yung satisfaction, nasa piling ng Lord. And kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nasasaktan dito sa mundo, kasi hindi to yung mundong nilaan sa atin. Bagkus, itong
mundong ginagalawan natin is ano, kumbaga training ground natin para ano, para ma-improve, ma-develop natin kung ano yung mga dapat nating tanggapin at hindi tanggapin sa buhay. Yan. At ulitin ko po, lahat po na sinasabi ko dito sa vlog ko na to is pawang sariling opinion ko lamang. Kung may iba po kayong opinion, pwede nyo po i-comment down below. And yun. Basta peace lang po tayo. Pati-bati po tayong lahat. Yan. Hindi po ako nag-compare ng iba't ibang mga beliefs or ano diyan, basta po ang sa akin lang is ano, is gusto ko lang po ma-share yung pagkakaintindi ko dito po sa word ni Lord. And yan po. And sana po may natutunan po tayo sa unconditional love when we talks about love. Na yung overflowing love, yung sacrifice, yun yung unlimited life. Unlimited life which is pinapalooban ng happiness, joy, contentment, and satisfaction. And yun po, and that is for this vlog. Hindi ko na po papahabain pa. And that is for this vlog. And I hope na na-encourage kayo kahit pa paano. And sana ano, yung message na to dito, yung message na to, hindi nyo ituring na message na galing sa akin. Dahil yung message po na to galing sa Lord. Yan. Wala pong kinalaman dito. Lahat po ng sinabi ko, lahat po ng sariling ano ko, is insight po galing sa Lord. Yun po. And yun. Dito ko na po tatapusin, and that is for this vlog, and thank you very much po. Thank you very much po sa panonood ng vlog ko na to, kahit medyo iba yung content. Yan. And I hope na nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, and na-encourage kayo. And hopefully guys, see you on my next vlog, kung ano man yung content na gagawin ko. Yan. And so ulit, that is for this day. Bye guys. Peace lang tayo palagi. Peace lang. Peace.